Hello guys! Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Kart Bike Bukawi. Ayan. So ito, papuntang Malolos yan. Ito, papuntang Monumento yan. So magpa-bike check tayo ng isang 2021 model na gawa ng Trinks. Mainit-init at kararating lang. Ayan, inaabangan ko na to. Napakaganda nito guys. So magpa-bike check tayo ng Trinks X99. Ayan, X99 eh, no? Ayan, no? Yun, no? Diba? Ganda, oh. So, bago yun, guys, support natin ang YouTube channel nga pala ng aking kapatid. Sa mga mahihilig dyan sa trail. So, ilalagay ko dito yung kanyang channel o yung video niya. So, pasupport na lang. Ayan, so, Kuya Eli Pineda. Ayan, so, wala na tayong intro, guys. Diretso tayo dito sa bike check. Excited na excited ako dito. Napakaganda talaga na to. Mid-range. Sa mga naghahanap dyan ng mid-range na bike, so ito, may re-recommend ko sa inyo to. Ayan, so wala nang intro yun guys, diretso na agad tayo sa bike check video ng Trinks X99. So ayan guys, ang ating bike check na Trinks X99 2021 model. Ayan, so bagong-bago to guys, mainit-init pa to. Ayan, no? So napakaganda nito guys. Sisimulan natin sa kanyang frame. So ang frame niya guys, matte black. Ayan, so parang powder coating yata yung pagkakapintura niya. Pero palagay ko hindi. Pero para lang siya, parang lang guys, parang. Tapered ang kanyang head tube na meron ditong Trinks na naka-emboss. Palagay ko pintura lang to guys. Tapos syempre hindi mawawala yung kanyang serial number dito. Ayan, integrated ball bearing. Ayan o. So, in love talaga ako sa matte black. Napakaganda nito, guys. Tapos, sa down tube, medyo konti lang yung curve niya, pababa. Tapos, sa top tube, konti lang din. Dito sa taas, may makikita kang X99 na kulay gold yata dito. Yayamanin! Ayan, yayamanin ang ating decals dito. Naka-positive emboss siya. Ayan, oh. Siyempre, matte black. Flat dito, flat. Flat din dito sa ibabaw. Tapos, dito... parang pa-square siya ng konti. Siyempre, hindi mawawala yung tatak na Trinks. So, yung tatak niya, guys, yayamanin. Diba? Parang motor lang, ano? Yayamanin ang kulay niya, kulay gold. At dito, meron tayong lalagyanan ng malamig na beer. Ang sarap niya, no? Dito yan sa down tube. Tapos, may sticker dito. Design in Italy. Warning. At yung 5 years warranty. At nero dito mga uod ng pagkaka-welding. At dito sa seat tube, wala tayong makikitang design, kundi ang kanyang size na, ano to, 15, small, 6061 alloy. So ito lang ang makikita natin sa seat tube guys. Oh. Napakasimple ng seat tube natin. Dito, smooth weld. Ang ganda, smooth weld tayo dito. Pati dito sa kabila, smooth weld. Parang natigilan tayo kanina, no? Nung nasabi kong smooth weld, eh, no? Napatingin ka agad ako rito. Oh, diba? Sarap imasin na to. Pati rito. Oh. At wala siyang bridge dito, guys, sa kanyang seat tube. Medyo bladed dito. Then, pabilog na rito. At syempre, yayamanin pa din dito. May nakalagay dito ang Trinks, tapos Pro. Ayan, so pag sinakyan mo to, magiging pro ka na. De, joke lang yon. At wala siyang bridge, nasabi ko na kanina. Dito sa baba, wala pa rin siyang bridge. Tapos, flatted to. Na medyo may bend dito. At meron dito ang X99 na gold pa rin. So, yayamanin ang ating design dito sa kanyang frame. Ito nga pala guys, internal cabling tayo, dalawa. So, ayan dito, isa at dalawa. Palagay ko, ito yung FRD, ito preno. So, tingnan natin kung saan lumabas. So, ayun, lumabas sa ilalim. Ayan, nakikita nyo, dalawa. Ayun, at meron din siyang serial number sa ilalim. Basta Trinks, may serial number sa ilalim yan. Saka sa head tube. Dito dumaan yung kable ng RD, na wala na naman sa focus yung camera natin. At dito dumaan yung kable ng preno sa ilalim. Yan, punta tayo dito. Gustong-gusto ko to. Guys, ang ganda nitong suspension fork na to. Alloy, magnesium alloy, ang lower arc, pati itong crown, saka arc, alloy yan. Tapos, remote lockout. Ayan guys, oh.
Oh, naka-remote lockout tayo. Ooh, sanay na tayong gumamit yan. At air valve cover. So, dito nilalagay yung kanyang hangin. So, bubombahan yan. Depende sa yung bigat. So, basahin muna yung sticker dito para maset ninyo kung gaano kataas na PSI yung ilalagay nyo dito. At dito, yung stanchion niya, guys, bronze. Oh, di ba? Bronze. Yayamanin talaga yung bike natin. 120 mm mula dito hanggang dun. At may rubber dito na indicator kung hanggang saan yung nagbabounce-bounce ninyo. Oh, di ba? Yayamanin. May gold ka na, may bronze ka pa. Oh, di ba? San ka pa? Dito na lang yan, sa Trinx X99. At ang hubs niya, guys, tuwad tayo, tuwad. Tingnan natin kung may tatak. Palagay ko, guys, walang tatak. So, walang tatak ang ating hubs na alloy. Palagay ko, sealed bearing to, guys. Kasi may cover dito na aluminum, oh. Ayan, sealed bearing. Oy, akala ko, true axle, guys. Ayan. Ay, hindi, true axle nga. Nanigurado tayo. True axle to, guys, ha. Itong fork niya, saka itong hubs. Nanigurado tayo kasi nakalabas yung nut niya dito. Akala ko, quick release. Pero nung kinapa ko dito sa kanyang fork, wala. So, doon ko nalaman at tinanong ko na rin kay Kuya Ten kung talagang true axle to. Confirm! Ayan, true axle ang ating fork at yung kanyang hubs. So, bilangin natin ang tasbo ng hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy, sealed bearing, true axle na hubs na walang tatak, stainless na spokes, at double wall alloy na rim na gawa yata to ng UUR. Ayan, guys, ngayon lang ako nakapag-bike check na UUR Pro. Paki-comment na lang, guys, wala akong masabi dito sa UUR Pro . Ngayon lang tayo nakapag-bike check na to. Ayan, at ang gulong natin, nakikita nyo naman, guys, gawa yan ng Maxxis. So, ang ganda ng gulong natin. At ang size niya, guys, wala akong makita. Ayan, mamaya titingnan natin sa kabilang side ng bike. Pero bago yon, dito muna tayo sa kabilang gulong. So, sa kabilang gulong, tingnan natin kung may tatak ng hubs. So, wala din. Walang tatak din yung hubs. Pero ang ganda ng hubs niya, guys, oh. Parang trumpo. Hindi, joke ko lang yun. Mataba dito sa may bandang cogs niya. Alloy to, guys. At true axle din. Oh, yan, oh, nasa labas. So, medyo na ano tayo kanina, na-amaze. First time natin mag bike check na true axle na nasa labas yung pinaka-tornilyuhan niya dito. Anyway, diretso tayo. Bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 holes. Ang ating alloy na walang tatak na true axle. Stainless to siguro na spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na UUR Pro. Kung hindi ako nagkakamali. At Maxxis na gulong. Ayun ang size. Maxxis Econ. Ayan o, Maxxis Econ na 29x2.20. 65 PSI. Ang tigas nun, 65. Dito sa kabila, guys, wala akong nakitang Econ, no? Maxxis lang. O, di ba? O. At dito tayo ngayon sa cogs. Oy, kulay itim. Ayan, kulay itim. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami. Ang dami nito, guys. 11 to 50. Laban to sa bundok. Ayan, sa mga mahihilig umakyat ng bundok dyan. Pwedeng-pwede to sa inyo. At ang cogs natin ay gawa ni Sugek. Ayan, Sugek, 1150 at 12 speed. At dito tayo ngayon sa RD niya. Ang RD niya ay Diore, Shimano yan, syempre, napakaganda nito. Na 12 speed, meron siyang clutch. Ayan o, may clutch siya dito. Ayan, para daw yan hindi mabend. At ang kanyang pulley, guys, oversize yung baba. At oversize din yung taas. Ang ganda nito, promise, guys. Sarap man nag-iinip nitong bike na to. At ang chain niya, guys, 12 speed. Wala akong makita ng tatak. Nakalagay lang X12. Palagay ko KMC to. Ayan, kasi KMC nakita ko yung lalagyanan niya, may nakalagay na X12 . Ayan. At ang ating crank ay ano to, Pro Wheel. Pro Wheel na MPX ba to? Ayan. At uy, dalain mo 'yon, naka-direct mount.
na Pro Wheel. Ngayon lang tayo nakapag-bike check. Uy, talaga naman, napakaganda na itong bike na to. Bagong-bago, 21 model. Pro Wheel na naka-direct mount. At narrow wide na chain ring. Alloy to. Ayan guys, oh. So, first time talaga natin to. Direct mount, kung hindi ako nagkakamali. Wow, Halotech, ang laki ng butas, oh. Butas mo. Tingnan natin kung may tagusan. Ayun, tagus. Ayan, may tagusan dun. Oh, di ba? Ang ganda nito, promise guys. Dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, meron dito mata. Yung ibang mata nandito eh. Alloy to. Tapos kita naman yung washer, oh. Bronze, yayamanin talaga. Biglang ganun, ano? Pang yayamanin ng bike natin. Ah, kung hindi ako nagkakamali, 31.2. 31.5. Yung ating seat clamp, tapos yung ating seat post ay gawa ng UUR na mayroon dalawang tornilyoan dito. Dalawang tornilyoan yung clamp niya para mas maganda yung kapit para sa saddle. Oh, UUR, oh. Ganda nito, promise, guys. Tapos ang sa pedal natin, aluminum din. Ayan, na ball bearing. Ayan, ang ganda nito, oh. Oh, tapos ang upuan natin, guys, pangarera. Ayan, ang haba, oh. Ang haba dito. Na may mababaw dito na parang kanal. Ayan, so daanan niya ng ihi mo pag maiihi ka na. Palagi naman nating sinasabi yon. Kasi may iwan ka kapag umihi ka pa ng mga kasama mo. Baka hindi mo naabutan yan. At yung dito sa may bandang puwit niya, medyo makitid. At medyo may konti lang yung bukol niya dito. Yung iba kasing saddle, pa ganun. Eto, may konting bukol doon. At flat to. So wala siyang hiwa sa may bandang likod. So wala nang dadaanan yung utot mo dyan. So dito lang. Ayan, no? At dito tayo sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, sinukat ko 730 ang haba na may back sweep. Kung hindi ako nagkakamali, parang 10 degree yata to yung kanyang back sweep. Gawa yan ng UUR. Made of alloy ang ating handlebar. Ang ganda nito, guys. Yung stem niya, guys, 110 millimeter. Kung hindi ako nagkakamali, mahaba to. Nagawa pa rin niya ng UUR. Ayan, o UUR. Yan, ang headset niya ay Trinx na merong tatlong spacer, parang dalawang 1.5 mm yata to. Ayan, oh. Tapos yung isa parang nasa pagitan ng 5 to 10. Ayan, guys, paki-correct na lang ako. Ayan, oh. At ito, maganda, guys. Diore 12 speed ang ating shifter na Jaguar. Ganda, promise. Tapos sa kabila wala ka nang makikita kundi yung remote lang. So wala kang makikita ng shifter dito kasi naka one by lang tayo. Huwag nang maghanap ng wala. Ayan. At syempre, naka hydraulic brakes na gawa ng X-Spark. Hindi yan X-Men, ha? X-Spark. X-Spark. Ayan. Syempre ganun din sa kabila. At ang handle grip natin, guys, ay rubber. Talagang rubber talaga siya, guys, pag ginawakan mo. Rubber na rubber. Ayan, oh. Oh, ang ganda nito, guys. Punta tayo sa kabilang side ng ating bike. So ito, guys, yung kabilang side ng bike, oh, kita niyo naman. Ang unang-una ko kagad nakikita itong mga gold na to. Yayamanin talaga. 160mm na rotor. Ayan, pangkaraniwan naman natin na babike check yan. At naka-post mount na caliper na gawa ng X-Spark. Hydraulic brakes caliper, naka-post mount. O, diba? At syempre, dito sa kabila, tingnan natin. Uy, 180mm ang kanyang rotor. Ang laki nito. At meron ditong caliper na X-Spark na naka-post mount. Na meron ditong riser yata to or adapter. Pakitama na lang ako, guys, kung anong tawag dito. Riser ba to or adapter? Ayan. At ito yung kabilang side ng crank arm ng Pro Wheel. Ayan. Siya nga pala, guys, yung mga direct mount na chain ring o crankset. Napakalinis tingnan yan kasi wala akong makikita ng tornilyong apat. Ayan. So kadalasan nakikita ko yung direct mount sa S-RAM saka sa FOB, no? So, pero meron na rin palang labas na direct mount ang Pro Wheel. So, yun nga pala, guys, pakinggan natin yung cogs. So, yan. So, tunog. May kaya yung ating cogs. Yan. At ito yung kabila. Ganun pa rin. Alloy na crank arm, 170mm. At may plastic dito na parang ano yan. Yung lock. Yung lock ng ating crank arm. So palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating pagbabike check ng napakagandang yayamanin na Trinx X99. So silipan uli natin to, guys, napakaganda nito.
So ayan guys, ang ating bike check ng napakaganda, mainit-init at bagong-bago 2021 model na Trinx X9. Ayan, oh. So nagkakalaga nga pala to guys ng 33,500 pesos lang dito yan sa Cars Bike Bukaway. Ayan. So guys, meron nga pala din silang home credit sa mga gustong kumuha ng hulugan dyan. Kahit punta lang kayo rito, hanapin nyo si Ate Marel. Ayun, oh. Ayan. So hanggang dyan lang guys. Ala, na mental block tayo. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa bike check natin na Trinx X9. Ayan. So magkalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat guys. Bye bye guys. Paalam guys. Hanggang sa susunod guys. Bye bye.